Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa 7 kontinente sa mundo. Pero bago yan mga kaibigan, kung bago ka lang sa ating channel at gusto mo pa na ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, just click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kang updated sa aking mga latest uploads sa ating channel. So going back to our topic, ano nga ba ang 7 kontinente sa mundo? Sa araw na ito mga kaibigan ay tatalakayin natin ang 7 kontinente sa mundo at kung ano ang karakteristik ng mga kontinente ito. Mayroong 7 kontinente at 5 karagatan sa ating planeta. Ang kontinente ay isang malaking lupon ng lupa na pinaghihiwalay ng mga tubig ng mga karagatan. Ang 7 kontinente sa ating planeta ay ang Africa, Asia, Antarctica, Europe, North America, South America, at Oceania o Australia. Ang 7 kontinenteng ito ay nag-iiba-iba sa laki at bilang ng populasyon. Ang Asia ang pinakamalaking kontinente sa laki. Ito ay may pinakamalaking area ng lupa at pinakamalaking populasyon sa mundo. Nangangahulugan ito na karamihan ng mga tao sa ating mundo ay nakatira sa kontinente ng Asia. Halos 4.6 billion na katao ang nakatira sa Asia. Ang kontinente ng Asia ay mayroong pinakamatao na mga lungsod na nangangahulugan na mayroong pinakamalalaking mga lungsod sa buong mundo. Maraming milyong-milyong katao ang nakatira sa mga urban centers ng kontinente ng Asia. Sa mga lungsod tulad ng Delhi, Tokyo, Shanghai o Beijing, ang Asia ay naglalaman sa ilan sa pinakamayamang bansa sa mundo. Ang maliit na bansang Qatar sa peninsula ng Arabia ay isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo dahil sa income nito mula sa oil exploration at petroleum industry. Ang Saudi Arabia,
United Arab Emirates at Bahrain ay kabilang din sa pinakamayayamang bansa sa mundo dahil sa kanilang oil reserves. Ang Asya ang may pinakamaraming wika na sinasalita, higit sa 2,300 na wika. Gayunpaman, ang karamihan ng mga wikang ito ay sinasalita lamang ng maliliit na pangkat ng mga tao. Ang wikang Chinese, ang wika na pinakamaraming gumagamit, na may halos 1.4 billion na kataong nagsasalita nito. Australia o Oceania. Ang Australia o Oceania ang pinakamaliit na kontinente sa mundo. Ang Oceania ay isang geographic region. Kabilang dito ang Australasia, Polynesia, Micronesia at Melanesia. Nangangahulugan na ang Australia, New Zealand, Vanuatu at marami pang isla sa ilaga at silangang Australia sa karagatang Pasipiko ay ang rehiyon ng kontinenteng ito. Ang Australia ang pinakamalaking landmass sa region at sa gayon ay madalas ding tinutukoy ang kontinente ng Oceania bilang Australia. Halos 43 milyong katao ang nakatira sa Oceania. Ang pinakapopular na lungsod ng kontinente ay ang Sydney, Melbourne, Brisbane at Perth. Ang lahat ng lungsod na ito ay nasa Australia. Africa. Ang Africa ay kontinente na may pinakamaraming bansa. Mayroong 54 na mga bansa sa kontinente ng Africa. Tinatayang 1.3 bilyong katao ang nakatira sa Africa. Ang pinakamalaking lungsod ng kontinente ng Africa ay ang Lagos sa Nigeria, Kinshasa sa Democratic Republic of Congo, at Cairo sa Egypt. Ang pinakalumang mga fossils ng tao tulad ng kalansay at bungo ay natuklasan sa Africa. Sa makatwid, ang kontinente ng Africa ay tinutukoy ding bilang cradle of humankind. Mula noong 15 hanggang 19 na siglo, ang Africa ay nasakop ng maraming mga bansa, kabilang ang Portugal, Netherlands, Spain, France, Italy, Belgium, United Kingdom, at Germany. Ang mga bansa lamang na nakatakas sa kolonisasyon ng Africa ay ang mga bansang Ethiopia at Liberia. Ang Africa ay mayroon ding pinakamahabang ilog sa buong mundo. Ito ang Nile River at ang pangalawang pinakamataas na talon sa buong mundo. Ito ang mga Tugela Falls sa South Africa. North America. Ang North America ay isang kontinente na matatagpuan sa buong Northern at Western Hemisphere. Mayroong 23 na mga bansa sa kabuuan ng kontinente ng Hilagang Amerika. Ang mga bansa sa North America ay ang mga sumusunod: ang United States of America o USA, Canada, Mexico, ang mga isla ng Caribbean at ang iba't iba pang mga bansa. Ang pinakamalaking isla sa mundo na tinatawag na Greenland ay matatagpuan sa kontinente ng Amerika. Gayunpaman, ang Greenland ay kabilang sa Denmark, isang bansa sa Europa. Kilala rin ang Greenland na pinakahilagang parte ng buong mundo. Tinatayang 580 milyon ang nakatira sa kontinente ng Hilagang Amerika. Ang Hilagang Amerika ay tahanan ng pinakamalaking populasyon ng mga Kristiyano sa buong mundo. Tinatayang 80% ng mga tao sa Canada,
sa USA at sa Mexico ay ikinukonsidera ang kanilang sarili bilang mga Kristiyano. Ang sibilisasyong Maya ng gitnang Amerika at Mexico ay itinuturing na isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa mundong ito. Ang Hilagang Amerika ang pinakamalaking bilang ng mga tao nagsasalita ng English bilang unang wika o bilang pangalawang wika ng maayos. Gayunpaman, ang English ay sinasalita ng mga tao sa higit 100 bansa sa buong mundo. Europe. Ang Europa ang itinuturing na pinakamayamang kontinente sa mundo. Subalit may mga mahihirap na rehiyon sa kontinenteng ito, matatagpuan sa Europa ang dalawa sa pinakamaliit na bansa sa buong mundo. Ito ang lungsod ng Vatican na matatagpuan sa loob ng Italia at ang Monaco na kalapit bansa ng Fransya. Ayon sa United Nations, mayroong 44 na mga bansa sa Europa. 5 mga bansa sa Europa ay kabilang sa 10 pinakamaliliit na mga bansa sa mundo. Ang San Marino, ang Liechtenstein, ang Vatican City, ang Monaco, at ang Islang Malta. Ang 5 iba pang maliliit na bansa ng ating planeta ay matatagpuan sa isla sa labas ng Europa. South America. Ang South America ay isang kontinente na maraming natural na superlatives sa mga tourist attraction nito. The longest mountain range, the Andes. The highest waterfalls, the Angel Falls. And the driest place on earth, the Atacama Desert in Chile. Tinatayang 430 million na katao ang naninirahan sa South America. Antarctica. Ang Antarctica ang pinakamaliit na kontinente kung bilang ng populasyon ang pagbabasehan. Nangangahulugan ito na ang malaking kontinente ng Antarctica ay kakaunti lamang ang populasyon. Sa Antarctica, mayroon lamang mga research station para sa mga scientist at walang permanenteng tirahan dito. Ang Antarctica ay natatakpan halos ng yelo. Ang 90% ng yelo ng planeta ay matatagpuan sa kontinente ng Antarctica na bumubuo rin ng 60% hanggang 70% ng supply ng fresh water sa buong mundo. So ito lamang mga kaibigan ang 7 kontinente sa mundo at ang katangian ng mga kontinenteng ito. Sana meron kayong natutunan sa ating video at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin yung bell icon sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So hanggang dito na lang mga kaibigan. And as always, have a nice day everyone.